So, una sa lahat, shout out sa'yo, 361. Baka naman may gusto kang patesting ng sapatos dyan, padala mo lang. Meron tayong email address dyan sa description. So, iintayin natin, mga kainsayo, kung si 361, kung kailan tayo papansinin nito, kung kailan tayo padadalan ng sapatos na pwede natin i-testing. Good day, kasi sabihin natin yan, tatalakayin natin ay yung magiging review natin. Matapos natin gamitin itong sapatos na 361 degrees plane 3 sa isang actual na 100 kilometer race. Awa ng Diyos na panalo po natin yon sa mga sumusuporta. Marami po salamat sa inyo. At yun nga, sabi ko yun na yung magiging best and perfect na paraan para i-test itong sapatos na to sa isang endurance race. Yun nga, technical yung ruta, marami ding ahon, maraming lusong, mahaba, nakakapagod, tsaka yun nga, yung klase ng surface na tinatakbuhan natin is magiging talagang makaka-apekto dun sa magiging durability or longevity ng sapatos na to. So sa video natin yan, tatalakayin natin lahat yung ano yung masasabi ko from upper, from midsole, from carbon plate nito. Syempre yung outsole, alam ko maraming nag-aabang sa inyo kung ano na itsura ng outsole nitong sapatos na to. So simulan natin yung video. Itong Plane 3 na sapatos natin, meron na itong mileage na 12 kilometers mula nung binili ko. Bali, binrake in ko siya dito sa amin bago ko siya gamitin sa isang running event. Dahil yun naman talaga yung tama. Dapat talaga medyo binibrake in natin. Tsaka para na din malaman natin kung kahit sa shorter distance, malaman natin kung komportable ba yung fit ng sapatos para sa inyo. Hindi naman kasi tama na bigla na lang natin siyang isang sabak sa isang actual running event. So, una muna natin titingnan ay yung aesthetic. Siyempre, yung itsura muna. So, meron akong video nito nung pagkatapos kong isuot mismo dito na sa bahay namin yung sapatos. So, maduming-madumi pa siya nung time na yun. Dahil 1 week na po makatapos yung event, siyempre, nilinisan ko na yung sapatos dahil kawawa naman siya. Ito na po siya ngayon. So, ito pong kaliwa, ito talaga yung nabasa ng pawis, ng ulan, ng tubig, pag nagbubuhos ako ng tubig. So, talagang basang-basa to. Ito, talagang ramdam na ramdam ko na maraming tubig to sa loob ng time na yun. Dahil manipis naman po, itong upper niya, hindi naman to talaga magsisipsip ng maraming tubig. Siyempre, ang magiging sisipsip lang naman dito ay yung medyas mo, tsaka yung insole. Pero yung insole naman po ito, manipis lang din. So, ito na nga yung itsura niya ngayon. Bagong linis na yan. Actually, dito, ito oh, hindi na siya ganong visible, pero dun sa mismong pagkahubad ko nito, nagmarka dito, ito, actually, ito parang visible pa. Nagmarka dito yung mga daliri ko sa medyas. Dahil kulay itim. Lahat naman po halos ng medyas ko ay kulay itim. So, nagmarka siya dito. Hanggang ngayon, di pa rin siya ganong nawawala. So, aesthetic-wise, itsura, mukha pa naman fresh yung sapatos natin. So, masasabi ko dito sa upper, sobrang lamig niya. Although sabihin natin na, syempre, medyo humahamog nun, pero malamig yung pakiramdam. Alam mo na nakakasingaw yung paa mo. Dito sa itsura ng upper niya, marami din siyang butas. Isa naman sa downside, syempre, hindi naman puro positive to. Magkakaroon siya ng downside. Dahil talagang napasok din po ng buhangin yung paa ko habang tumatakbo. Which is, hindi naman natin maiwasan dahil sobrang haba na rin po nung tinakbo. And then, yun nga pong ruta, sabi ko sa inyo, under construction pa kasi yung paligid nung kalsada nila. Ngayon pa lang po halos dinidevelop yung paligid. Actually, sa video, makita nyo naman na wala kang makitang tindahan, walang bahay, walang establishment sa paligid. So, i-rate ko yung upper, ito, breathability, napakaganda ng breathability niya. Tsaka yung pakiramdam sa paa mo, itong upper, hindi siya masait sa paa, hindi rin siya matigas. So, kung re-rate ko siya, kung 5 star, bibigyan ko siya ng 4 na star para dito sa upper na to. Since nandito tayo sa lacing, ito pa isa, lacing, hindi na po ako nag-relace nung ginamit ko to isang, yun niya, kung ano na yung sinimulan kong pagkakalace ng sapatos, okay naman, hindi siya natatanggal, makapit din dahil meron siya ng maliliit na parang umbok-umbok na gaya nga nun sa Vaporfly. So, asahan mo na hindi siya luluwag or hindi siya matatanggalan ng sintas. So, okay na okay din yung lacing nito. So, sa support naman, siyempre yung support, mahalaga yung support. Lalo na po dito sa tinakbuhan namin, napakaraming
downhill section. At hindi lang po marami, sobrang tarik po talaga. Dahil tanda ko dati nung sa mga picture ko pa lang yung nakikita, akala ko medyo exaggerated lang yung mga picture na nakikita ko. Pero nung nilaruan ko na talaga, actually sa video, madaya pa po yung video ko, hindi pa ganong halata doon. Ibang-iba po talaga pag actual mo nakikita, tsaka actual mo na na inaahon. So, mapunta tayo sa support or stability ng sapatos. So, well, stable yung sapatos. Ito, nakakatulong po ito dito sa toe box. Sa pag-support, ito mismo. And then, sa heel, may enough na tigas yung heel counter niya. Para hindi po ganun gumagalaw yung sakong natin. So, overall, yun niya, stability tsaka sa support ng sapatos, I mean stability, yung magiging stable ng sapatos, ibigan din siya natin ng 4 star. So, ito na, medyo i-reveal ko sa inyo na yung kanang sapatos, yun, doon ako nagka-problema sa may bandang tang dito. Actually, itong yellow, yung mismong humasa. Dito po, yung sa dila sa bandang kanan, pag nakasuot sa inyo yung sapatos, ito mismo. Humasa siya sa may bandang ano nung paa ko. Bungad, sa may bang bungad ng angle, papakita ko na lang sa video. As in, sa unang loop, hindi ko po siya ganong ininda sa unang loop ko, sa unang 50 kilometers. Naramdaman ko siya around 70 kilometers na parang ang sait-sait na. Na parang tumutusok siya. Pero hindi ko naman masasabi na dahil lahat yon sa sapatos or dahil dun sa tang, sa dila, dahil manipis naman po yung dila. Maaaring sa paa ko na din dahil syempre malayo na rin yung natakbo natin, hindi maiiwasan na maaaring na iba na rin yung foot strike ko, kaya ako nararamdaman yung mayroong discomfort doon sa parte ng paa na yun. So talagang tinaga ko lang din. So masakit talaga, pero hindi ko siya nararamdaman noong unang mga kilometers, kaya hindi ko siya masasabi na talagang dahil dito. Pero ito yung tumutusok eh. Ito yung tumutulak sa akin. Sa may, itong parte ng thumb na to. So, punta na tayo sa, ito naman talaga yung hinihintay nyo, outsole. Marami yung nag-comment sa akin, ano na itsura ng outsole. Asahan po muna natin na itong mga racing shoe, talaga pong maninipis lang ang rubber nito. Hindi po sila nakadesign, nakamukha ng mga daily trainers na magkaroon ng makapal na rubber outsole. Kasi po, para syempre mas maging magaan yung sapatos. Yun naman, syempre downside ng pagiging lightweight ay magiging manipis yung outsole. So, dito muna tayo sa kulay green. So, sana visible maganda ang kuha. So, yun yung thread pattern niya sa una. Ayan. Kung mapapansin nyo mabuti, halos buo pa lahat yung thread pattern niya. Pero dito, sa outer, so, normal po iyan. Hindi po talaga maiiwasan na medyo numipis yung side na yan. Kahit po sabihin nyo na maganda yung foot strike, talaga po hindi talaga maiiwasan. Sobrang haba, sa pagod, sa talim na din ng kalsada. So, ayun, merong nabawas na rin na po dito. So, punta tayo dun sa kanan, doon sa kulay yellow. Tsara! Ayan, ito po yung kanan. Ayan. Kita nyo? Meron na dito. Actually, ano yan eh. Dito, meron na rin pong konti na nabawas. And then, ito. Mas grabe ng bahagyang bahagya itong kanan. Sa subo ko po, normal yon sa akin. Normal yon. Kahit yung Vaporfly ko talagang ang tama po ng ubos ng sapatos ko dito and then dito. Kung nakita niyo yung, hindi ko naman sinasabing kasing foot strike ko si Kipchoge. Pero yun din yon. Meron siyang mga picture dati na umalat na alam mong pag landing ng paa niya, nakaganto yung paa niya. Yan. Hindi siya pasok or nagpo-pronate. So, para sa akin, normal pa yun sa akin. Itong ubos ng sapatos na to, hindi ito in-expect ko. In-expect ko mas grabe dito yung magiging ubos ng sapatos.
Dahil sa totoo lang, dahil laspag na rin ako, meron akong bagsak ng paa na talagang sumasadsad na lang yung paa ko. Ang madidinig mo talaga, lalo na pag sa downhill. Kasi minsan sa downhill, lalo pag medyo yung alam mong parang pupulikating ka na, nakakatakot na po kasi nung huli, yung mga last 30 kilometer. Pag ano, hindi ka nag-ingat dun sa downhill section, talagang may gulong ka talaga, may dapa ka dun pag bigla kang inabutan ng pulikat. Actually, alas 3, dumating kami, umuulan dun, malakas yung buhos ng ulan. Alas 4, magsisimula yung race, tila na yung ulan, kaya may tubig pa po yung mga kalsada. And then, sa race, ito nyo naman, humahamog-hamog pa po. So, sobrang kapit po talaga niya. Sabi ko nga, yung sa Vaporfly ko, hindi siya ganun kakapit, lalo na sa basa. Hindi na siya ganun kakapit pag yung medyo may buhangin. Pero ito, dumaan to sa buhangin, medyo may banlik ng putik, dahil sabi ko nga, under construction po yung ibang parte ng lugar. Napakakapit po talaga niya. Hindi ka matatakot dito sa sapatos na to. Pag yung grip ng outsole, yung pag-uusapan, and then sa durability ng outsole nitong Flame 3. Biro nyo, halos yun lang yung naubos ko. 116 kilometers na yung milyahe nito. And then, sasabihin natin na, syempre, alam nyo po sa inyo kung mas maingat yung nagiging takbo nyo, mas mabagal kung kukumpara dun sa pacing ng nagawa ko. Syempre, asahan nyo na mas magiging mahaba pa yung mileage ng sapatos nyo kung kukumpara nyo sa akin, dahil alam nyo naman po na kahit paano, medyo competitive tayo. Hanggat kayang tumakbo ng mabilis, talagang ginagawa po natin, lalo na sa race. I-rate ko to ng 5 star dun sa, para sa durability tsaka sa grip, dahil talagang makapit siya. So, yung mismong performance naman tayo ng midsole. Ito yung midsole ng sapatos. So, yung midsole ng sapatos, masasabi natin na talagang malambot din siya talaga. Pero hindi po siya sobrang lambot. Kung ikukumpara nyo sa ibang mga sapatos, kunwari yung mga Nike Invincible, sobrang lambot niyan. Yung mga Nimbus, malalambot po talaga sila. Ito, sakto lang yung lambot. Hindi sakto yung lambot, tapos sakto din yung responsiveness niya. Meron po kasing sapatos na malambot lang, pero walang responsiveness. So, pag inano mo siya ng, tumakbo ka ng mabilis, nararamdaman mo na na-absorb niya yung impact, pero wala siyang energy return na tinatawag. Pag propel mo naman ang paa mo, yun, mararamdaman mo talaga na may energy return siya. So, bukod po yun dun sa carbon plate. Syempre, yung carbon plate, isa yun sa nakaka-apekto sa pag-propel ng paa mo. Kung i-rate ko yung midsole sa comfort tsaka sa responsiveness, i-rate ko to ng 5 star para dun. Dahil yun niya, wala talaga akong naramdaman na masakit kahit napakalayo na nung natakbo natin. Tapos yung comfort, andun pa rin, buhay na buhay pa rin yung comfort ng sapatos kahit naitakbo na natin. Meron po kasing ganun mga sapatos na pakaramdam mo pag malayo na natakbo mo, parang hindi mo na sila maramdaman. Pero ito, buhay na buhay pa rin yung comfort ng sapatos. So next, ang aanhin natin ay yung carbon plate. Yung carbon plate nito, sakto lang, hindi siya masyadong matigas, hindi rin siya sobrang lambot. Responsive din siya, dahil na-testing, kahit pa na-testing ko din naman siya sa iba, lalo na doon sa downhill, di ba? Nakatakbo ako doon ng 330. Tapos sa flat, naitakbo ko rin to ng 430 pace doon sa ultra. Meron ako mga flat doon na tinira ng 430. Responsive din talaga yung carbon niya. Sakto lang. May time lang na naramdaman ko doon sa umpisa ng race, siguro around 10 kilometers, na itong kanan sa may bandang talampakan, actually, sa may plantar yun, plantar fasciitis. Medyo sumasait siya nung mga bandang 10. So, natakot nga rin ako na, sabi ko, hala, baka masyadong matigas yung carbon. Siyempre, binebend mo eh. Binebend mo yung carbon gamit yung talampakan mo. So, yun yung naisip ko, hala, baka nga ako mamaya, hindi ko ito maitapos yung sapatos dahil nakaramdam ako ng konting discomfort. Pero after naman nun, nawala na, tas wala na, okay na. Hanggang sa naka-finish tayo, hindi na natin yun naramdaman. So, sa balikan natin, yung appearance, tsaka nung mga durability ng sapatos, yun niya, naitakbo natin to ng basang-basa dun sa ultra run, sa ultra marathon. Tapos nilaban natin, syempre, hanggang ngayon, intact pa naman lahat yung mga glue niya, yung mga dikit ng sapatos. At amoy pa rin, kahit pa paano, amoy pandikit. Actually, itong Flame 3, amoy pandikit to. Kung natandaan nyo yung pandikit natin ng elementary, yung tigda 2 piso, may tigda 3 piso. Bumili kayo nito, amoy pandikit.
Amoy glue na tigdados. Amoy bago pa naman kahit paano. So, yung para sa akin, sulit na sulit po. Itong sapatos na nabili ko ito ng 4,500. Kung ikukumpara ko yung value, yung ginastis ko para dito, napakamura po nito kung ikukumpara nyo sa ibang brand. Sa performance, wala akong maipipintas sa performance nito. At isa pa, sabi ko sa inyo, yung sukat nito, napakarami pa rin po nagtatanong sa akin tungkol sa sukat ng sapatos. So, yun niya, size 8. Alam nyo ba na, sabi ko nga, buti na lang dumating tong sapatos na to na sakto bago yung event. Kasi na-imagine ko na kung yung Vaporfly yung natuloy ko isuot, actually baon ko naman po talaga yung Vaporfly. Normal po yun sa mga nag-u-ultra na magbabaon ka ng extra mong sapatos or spare. Alam nyo kung yun yung Vaporfly yung gamit ko, tsak patay ang mga daliri ko sa kuko ngayon. Dahil sa dati hindi nga po nung mga downhill section, tsak patay. Dahil mas maliit po yung clearance nung, di ba, sa test na ginawa natin, mas maliit yung clearance sa toe box nung Vaporfly kaysa dito. So, ito talaga nakatulong to, yung magiging roomy nung toe box. At tama din naman yung sukat ng sapatos na nabili ko. So, masasabi ko po ngayon na wala akong patay na kuko. Yung nakaraan sa Milo, may patay akong kuko doon. Sa Maynila pa po yun, biruin nyo, ano lang yun, halos flat lang yung ruta doon. Tapos flyover lang. Pero dito po ngayon, wala po talaga. Parang feeling ko sa Vaporfly, nakadalawang patay na ako eh. Parang nung nag-ultra din ako ng February, parang siya din yung salarin kung ba't namatayan ako ng isang kuko. Pero ngayon, wala talaga. Saka yun, ang mahalaga po sa sapatos is yung recovery. Yung recovery nyo after ng race, yung ilang araw. Yun nga po, alam nyo naman unang 100K ko. Wednesday, hanggang Wednesday may tama pa rin yung mga calf ko, yung mga muscles ko. Pero wala po akong naramdamang injury, wala yung kakaiba na talagang masasabi mo na, oh, may masakit sa akin. Actually, yung naramdaman ko sakit normal yon para sa isang nag-ultra and then sa tumakbo ng mileage na hindi mo pasanay. So, para sa akin, i-credit ko din yun sa sapatos. Dahil yun niya, sa pag-absorb niya ng impact, mahalaga po kasi yun. Sa ngayon pa isa, yung timbang po kasi nito talagang napakagaan. About sa weight po, 214 grams, napakagaan niya. Pag po long distance runner kayo, kada ilang gramo mahalaga po yun yung igagaan ng katawan nyo, igagaan ng sapatos nyo. Kasi kung kukumpitin yun, yung nadagdag na timbang sa inyo, tapos mahaba yung race. So, nakakadagdag po sa pagod nyo yun. So, sulit na sulit, tsaka napaka ganda po siyang gamitin. Yung midsole niya, makapal din. So, yun niya. Kahit sa marathon, ultramarathon, mai-recommend ko po talaga itong sapatos na to. So, yun. Kung i-rate natin yung kabuuan ng sapatos, para sa akin, 9 out of 10 na yung quality ng sapatos na to. Lalo na sa presyo niya na mabibili natin. Kapresyo lang po ito ng mga daily trainers ng mga branded na sapatos. And yet, ito ay isang race day shoe. Hindi ko lang po maano sa inyo na gawin yung pang araw-araw dahil yun niya, pang race day po talaga to. Pwede nyo rin itong gamitin sa inyong mga speed session dahil carbon plate. Huwag naman po natin sanayin yung katawan natin, yung paa natin na puro carbon yung gamit, lalo na sa daily trainer. Mahalaga po na isave natin yung mga special na sapatos para sa race day. Para pagdating ng race day, alam mo yung pinagkaiba, alam mo na may boost yung sapatos na gamit mo. So, muli po, maraming po salamat sa lahat na nag-abang. Napakarami po nag-comment kung ano na ba yung reaction, kung ano na ba itsura ng sapatos after ko itakbo ng lampas 100 kilometro. So, ito na po yun. Sana po nasagot ko yung mga tanong about dito sa sapatos ng Flame 3. Sana patuloy niyo po akong suportahan. Paki-share niyo po yung video sa mga running friends natin. Lumalaki na po unti-unti yung running community natin. Maraming pong salamat sa mga patuloy na sumusuporta, patuloy na nag-aabang. Muli po, maraming pong salamat. Ingat po kayo sa mga takbo nyo. God bless po sa lahat.